Masayang pamumuhay. Kapitulo 3. Ano ang nagpapatubo nito? Ang talinhaga ng mga hasik ay nakakilos ng maraming pagtatanong. Mula rito ay hinulaan ng ilang nakarinig na si Kristo'y hindi magtatatag ng isang kaharian sa lupa at marami ang naging mapsisa at nagulumihanan. Pagkamalas ng kanilang kagulumihanan, si Kristo'y gumamit ng ibang mga halimbawa o paglalarawan na patuloy pa rin pinagsisikapang ang kanilang mga isipan ay maiwalay sa pag-asa sa isang pansalibutang kaharian at maibaling sa gawain ng biyaya ng Diyos sa kaluluwa. At sinabi niya, ganyan ang kaharian ng Diyos na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kanyang sarili ay nagbubunga ang lupa. Una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na umihitik sa uhay. Datapot pagka hinugna ang bunga ay ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Ang magsasaka na ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani ay wala nang iba kundi si Kristo. Siya ang sa huling dakilang araw ay gagapas ng aanihin sa lupa. Datapwat ang mga hasik ng binhi ay kumakatawan sa mga nagsipagpagal sa lugar ni Kristo. Ang binhi ay sinasabing sumisibol at lumalaki na di niya nalalaman kung paano at ito'y hindi tunay sa anak ng Diyos. Hindi natutulog si Kristo sa kanyang tungkulin o sa ipinagkatiwala sa kanya. Manapay pinagpupuyatan ito araw at gabi. Siya'y hindi walang malay tungkol sa kung paano tumutubo ang binhi. Ang talinhaga tungkol sa binhi ay naghahayag na ang Diyos ay gumagawa sa katalagahan o kalikasan. Ang binhi sa sarili nito ay nagtataglay ng simulaing ukol sa pagsibol o pagtubo. Isang simulaing Diyos na rin ang nagkaloob. Gayunman, kung pababayaan sa sarili nito ay walang kapangyarihan ng binhi upang makasibol. Ang tao ay may bahaging dapat gampanan sa pagtataguyod ng pagtubo ng butil. Dapat niyang ihanda at patabaan ang lupa at ihasik ang binhi. Dapat niyang linangin ang bukid. Gayon may bahaging sa kabila niyaon ay wala na siyang magagawa. Walang kapangyarihan o karunungan ng tao na pasibulin ang binhi ang buhay na halaman. Napasibulin sa binhi ang buhay na halaman. Ibuhos man ang tao kanyang buong kaya o pagsisikap ay patuloy pa rin siyang dapat umasa sa isa na nag-uugnay sa paghahasik at pag-aani sa pamamagitan ng kahangahangang mga kawing ng kanyang sariling dinatatakdaang kapangyarihan. May buhay sa binhi, may kapangyarihan sa lupa. Gayon may malibang may isang walang hanggang kapangyarihan gumagawa araw at gabi, ang binhi ay walang ibubungang anuman. Ang mga patakmang ulan ay kailangang isugo upang magbigay ng halumigmig sa uhaw na kabukiran. Ang araw ay dapat magkaloob ng init. Ang dagitab ay dapat dumalay sa natatabo ng binhi. Ang buhay na ipinagkaloob ng lumikha ay siya lamang ang makakukuhang muli. Ang bawat binhi ay sumisibol. Ang bawat halaman ay tumutubo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung paano ang lupa ay nagsisibol ng pananim at kung paano ang halaman ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kanya, gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan. Kung paano sa natural na paghahasik, gayon din sa espiritual. Ang tagapagturo ng katotohanan ay dapat magsikap na ihanda ang lupa ng puso. Dapat niyang ihasik ang binhi. Subalit ang kapangyarihan na siya lamang makapagdudulot ng buhay ay mula sa Diyos. May isang bahaging sa kabila niyaon, ang pagsisikap ng tao ay nawawalang saysay. Bagamat dapat nating ipangaral ang salita, ay hindi naman tayo makapaggagawad ng kapangyarihang makapagbibigay buhay sa kaluluwa at makapagpapasibol sa katwiran at kapurihan.
Sa pangangaral ng salita ay dapat magkaroon ng paggawa ng isang kapangyarihang wala sa kapangyarihan ng sinumang tao. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos, magiging buhay at makapangyarihan ang salita upang makabagong muli ng kaluluwa sa walang hanggang buhay. Ito ang pinagsikapan ni Kristong maikintal sa kanyang mga alagad. Kanyang itinuro na hindi ang bagay na angkin nila ang makapagbibigay ng tagumpay sa kanilang mga paggawa, kundi ang gumagawa ng kababalaghang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng bisa sa kanyang sariling salita. Ang gawain ng mga hasik ay isang gawain ng pagsampalataya. Ang hiwaga ng pagsibol at pagtubo ng dili ay hindi niya maaring maunawaan. Gayon may mayroon siyang pananalig sa mga kinakasangkapan o ginagamit ng Diyos na siyang nagpapalago at nagpapayabong ng mga pananim. Sa kanyang pagsasabog ng binhi sa lupa, sa malas ay tinatapon niya ang mahalagang buti na makapagbibigay ng tinapay sa kanyang pamilya. Gayon may isinusuko lamang niya ang isang pangkasalukuyang kabutihan para sa higit na malaking ibabalik nito. Inihahagis niya ang binhi na umaasing makakatitipon siya rito ng marami sa isang masaganang pag-aani. Ganyan dapat gumawa o magpagal ang mga lingkod ni Kristo na umaasa ng aanihin sa binhing kanilang inihasi. Ang mabuting binhi ay maaaring sa loob ng isang panahon ay manatiling di napapansin sa isang malamig at makasarili at makasanlibutang puso na walang ibinibigay na katunayan na ito'y nagkakaugat. Datapot pagkatapos, kapag huminga na sa kaluluwa ang Espiritu ng Diyos, ay natatabunang binhi ay sumisibol at sa wakas ay nagbubunga sa kaluluwalhati ng Diyos. Sa ating habang buhay na paggawa ay hindi natin nalalaman kung alin ang magtatagumpay, kung ito o yaon. Ito ay isang suliraning hindi tayo ang makalulutas. Dapat nating gawin ang ating gawain at ipaubaya na sa Diyos ang mga ibubunga. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong iurong ang iyong kamay sa hapon. Ang dakilang tipan ng Diyos ay nagpapahayag na samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghasik at pag-aani. Sa pananalig sa pangakong ito, naglilinang at naghasik ang magsasaka. Hindi tayo kulang sa pananalig sa gawain ng espiritual na paghasik na nagtitiwala sa kanyang ibinibigay na katiyakang magiging gayo ng aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap na kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sasalang babalik na may kagalakan na dala ang kanyang mga tangkas. Ang pagsibol ng binhi ay kumakatawan sa pagsisimula ng kabuhayang espiritual at ang paglaki ng halaman ay isang magandang larawan ng paglagong Kristiyano. Kung papaano sa kalikasan ay gayon din sa biyaya, hindi magkakaroon ng buhay na walang pagtubo o paglaki. Ang halaman ay dapat lumaki o mamatay. Kung paano ang paglaki nito ay tahimik at di maluro, gayon may patuloy ay gayon din ang paglago ng kabuhayang Kristiyano. Sa bawat yugto ng paglago ay maaaring maging sakdal ang ating buhay. Gayon man, kung natutupad ang panukala ng Diyos sa atin, ay magkakaroon ng patuloy na pagsulong. Ang pagpapakabanal ay gawain panghabang buhay. Habang dumarami ang ating mga pagkakataon, ay lalawak ang ating karanasan at mararagdagan ang ating kaalaman. Tayo magiging malakas sa pagdadala ng kapanagutan at ang ating paggulang ay magiging kasukat ng ating mga pribilehiyo o mga tanging karapatan. Ang halaman o pananim ay lumalaki sa pamamagitan ng pagtanggap niyong inilaan ng Diyos na pansustini sa buhay nito. Pinapaglalagos nito sa ilalim ng lupa ang mga ugat nito. Iniinom nito ang sikat ng araw, ang hamog at ang ulan. Tumatanggap ito ng mga nagbibigay buhay na bisa mula sa hangin. Kaya ang Kristiyano
ay dapat lumaki o lumago sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kinakasangkapan ng Diyos. Nadarama ang ating kawalang kakayahan, dapat nating pagbutihin ang lahat ng mga pagkakataong pinagkaloob sa atin upang makapagtamo ng lalong lubos na karanasan. Kung paano ang halaman ay nagkakaugat sa lupa, gayon tayo dapat magkaugat kay Kristo. Kung paano ang halaman ay tumatanggap ng sikat ng araw, ng hamog at ng ulan, gayon dapat nating buksan ang ating mga puso sa banal na Espiritu. Ang gawain ay dapat gampanan, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung pananatilihin natin na kapako kay Kristo ang ating mga isipan, siya ay lalapit sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Bilang araw ng katwiran, siya ay sisikat sa atin na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Tayo'y bubukang parang dila. Tayo'y mga bubuhay uli gaya ng trigo at mga mumulaklak na gaya ng puno ng ubas. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsandi kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, tayo'y lalago sa Kanya sa lahat ng mga bagay na siyang ating puno. Ang trigo'y tumutubo, una-una'y usbong sa kauhay, pagkatapos ay butil na umihitik sa uhay. Ang layo na magsasaka sa paghasik ng bini at sa paglilinan ng tumutubong halaman ay ang magpabunga ng butil. Nais niyang magkaroon ng tinapay para sa nagugutom at ng bini para sa panghinaharap ng mga pag-aani. Kaya ang banal na magsasaka ay naghihintay ng isang aanihin bilang gantimpala sa kanyang pagpapagal at pagpapakasakit. Pinagsisikapan ni Kristo ang kanyang sarili ay maisalin o mailarawan sa mga puso ng mga tao. At isinasagawa niya ito sa pamamagitan niya ang mga nagsisisampalataya sa kanya. Ang pakay ng kabuhayang Kristiyano ay ang pagbubunga, ang pagsasali ng karakter ni Kristo sa sumasampalataya upang ito'y na may maisaling muli sa iba. Ang halaman na pananim ay hindi sumisibol, tumutubo o namumunga sa sarili nito, kundi nagbibigay ng binhi sa mga hasik at pagkain sa mga ngain. Kaya walang taong dapat mabuhay sa kanyang sarili. Ang Kristiyano ay nasa sandibutan bilang kinatawan ni Kristo para sa ikaliligtas ng ibang mga kaluluwa. Hindi magkakaroon ng paglaki o pangungunan sa buhay na nakasentro sa sarili. Kung tinanggap na ninyo si Kristo bilang personal na tagapagligtas, dapat ninyong kalimutan ang inyong sarili at pagsikapang tulungan ang iba. Magsalita kayo ng tungkol sa pag-ibig ni Kristo, sabihin ng tungkol sa kanyang kabutihan, gampanan ang bawat tungkuling kusang humaharap, dalhin ang pasanin ng mga kaluluwa sa inyong puso, at sa pamagitan ng bawat paraang nasa inyong kapangyarihan ay inyong sikaping iligtas ang nawawala. Sa inyong pagtanggap ng Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ng di makasariling pag-ibig at pagpapagal para sa iba ay kayo'y lalaki at mamumunga. Ang mga biyaya ng Espiritu ay mahihinog sa inyong karakter. Mararagdagan ang inyong pananampalataya, lalalim ang inyong mga paniniwala o conviction, at magiging sakdal ang inyong pag-ibig. Lalo at lalong masasalamin sa inyo ang wangis ni Kristo sa lahat na malinis, marangal at kaibig-ibig. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagtitigil. Ang bungang ito ay hindi kailanman mapapawi, kundi magbubunga ayon sa kanya-kanyang uri ng isang pag-aani sa walang hanggang buhay. Pagkahinog na ang bunga, ay kanyang ginagamit agad ang panggapas sapagkat dumating na ang pag-aani. Hinihintay ni Kristo ng may pananabik na pagnanasa ang pagpapakahayag ng kanyang sarili sa kanyang iglesia. Kapag ang karakter ni Kristo ay buong kasakdalang na isalin na sa kanyang bayan, kung magkagayong darating siya upang angkinin sila bilang kanyang sarili. Karapatan ng bawat Kristiyano na hindi lamang hintayin, kundi padaliin din naman ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung lahat lamang ng nagpapanggap ng kanyang pangalan ay nagsisipagbunga sa kanyang ikaluluwalhati,
Gaano nga kadali mahasik ka ng binhi ng ebanghelyo ang buong sanlibutan. Mabilis na mahihinog ang huling dakilang aanihin at si Kristo'y darating upang tipunin ang mahalagang buti. Kapitulo 4, Mga Pansirang Damo sa Inyong Halamanan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na gasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Tatapot samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ang mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapot nang sumisibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pansirang damo. Ang bukid, wika ni Kristo, ay ang sanlibutan. Ngunit dapat natin itong maunawaan na nangangahulugang ang iglesia ni Kristo sa sanlibutan. Ang talinhaga ay isang paglalarawan niyaong nauukol sa kaharian ng Diyos, ng kanyang gawain sa kaliligtas ng mga tao, at ang gawain ito ay nagaganap sa pamamagitan ng iglesia. Tunay nga na ang Banal na Espiritu ay mahayo sa buong sanlibutan. Sa lahat ng dako'y kumikilos ito sa mga puso ng mga tao. Subalit sa iglesia, tayo dapat lumaki at mahinog para sa banga ng Diyos. Ang nag-aasik na mabuting dini ay ang anak ng tao. Ang mabuting dini ay ito ang mga anak ng kaharian. Ngunit ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. Ang mabuting dini ay kumakatawan sa mga ipinanganak ng salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang mga pansirang damo ay kumakatawan sa isang uri na siyang bunga o katawan ng kamalian na mga ditunay na simulain. Ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang Diablo, ang Diyos ni ang kanyang mga anghel man ay hindi kailanman nagasik ng isang binhi na magbubunga ng isang pansirang damo. Ang mga pansirang damo ay lagi nang inihahasik ni Satanas na siyang kaaway ng Diyos at ng tao. Sa silanganan, kung magkaminsan ay nagiganti ang mga tao sa isang kaaway na sa pamamagitan ng pagsasabog ng mga binhi ng ilang pampanirang damo sa bagong nahasikang mga bukid nito, na ang mga binhing ito habang tumutubo ay nakakatulad na mabuti ng trigo. Sa pagsibol nitong kasabay ng trigo ay pinipinsala nito ang tanim at nagdudulot ng bagabag at kawalan sa may-ari ng bukid. Kaya sa ganito rin pakikipag-alit kay Kristo, isinasabog ni Satanas ang masama niyang binhi sa gitna ng mabuting binhi ng kaharian. Ang bunga ng kanyang pag-asik ay pinaangkin niya sa anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagdadala sa loob ng iglesia ng mga nagtataglay ng pangalan ni Kristo, bagamat tinatanggihan ng mga ito ang likas nito, ay nagagawa ng paraan ng masama na malapastangan ng Diyos, mapagkamalian ang gawain ng pagliligtas at may isapanganib ang mga kaluluwa. Kinahahapis ng mga lingkod ni Kristo na makitang nagkakasama-sama sa iglesia ang mga tunay at ang mga ditunay na mananampalataya. Nasasabik silang gumawa ng anuman upang malinis ang iglesia. Katulad ng mga lipin ng puno ng sambahayan, handa nilang bunuti ng mga pansirang damo. Subalit, sinabi sa kanila ni Kristo, huwag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa kapanahon ng pag-aani. Maliwanag na iniaral ni Kristo na ang mga nagpapatuloy sa hayagang pagkakasala ay dapat ihiwalay sa iglesia. Gayunman hindi niya pinagkatiwala sa atin ang gawain ng paghatol sa karakter at dahilan. Kilalang-kilala niya ang mga ating kalikasan upang ipagkatiwala ang gawain ito sa atin. Sakaling susubukin nating alisin sa iglesia ang mga ipinalalagay nating mga huwad na Kristiyano, ay tiyak na makagagawa tayo ng mga pagkakamali. Madalas na itinuturing natin na mga wala ng pag-asa ay yung mismong pinalalapit ni Kristo sa kanyang sarili. Kung pakikitunguhan natin ang mga kaluluwang ito ng ayon sa ating disakdal na kuro-kuro o pagkaunawa, kay palay ito ang papatay sa kanilang kauli-ulihang pag-asa. Ang maraming nag-aakala na sila'y mga Kristiyano ay masusumpangan sa wakas na kulang. Maraming mapapasalangit na tinilagay ng kanilang mga kapwa na hindi kailanman makapapasok doon. Ang tao ay umahato sa puso.
ang mga pansirang damo at ang trigo ay dapat tumubong magkasama hanggang sa pag-aani, at ang pag-aani ay ang katapusan ng palugit na panahon. May isa pang leksyon sa mga salita ng tagapagligtas, isang leksyon ng kahangahangang pagtitiis at magiliw na pag-ibig, kung paano nagkakasalabirang mabuti ang mga ugat ng mga pansirang damo at ng mga mabuting butil, ay gayon din naman maaaring malapit na magkaugnayan ang mga di tunay na kapatid sa iglesia at ang mga tunay na alagad. Ang tunay na karakter ng mga nagkukunwaring mananampalatayang ito ay hindi lubusang nahahayag. Kung sila ihiwalay sa iglesia, ang iba'y maaaring matisod na ang mga ito kundi dahil dito ay nakapanatili sa nang matibay. Ang itinuturo ng talinghagang ito ay nilalarawan sa sariling pakikitungo ng Diyos sa mga tao at mga anghel. Si Satanas ay isang mandaraya. Nang ito'y magkasala sa langit, ay hindi lubusang nakilala maging ng mga tapat na anghel ang karakter nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi karakarakang pinuksa ng Diyos si Satanas. Kung ginawa niya ang gayon, hindi sana nauunawaan ng mga banal na anghel ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Ang pag-aalinlangan sa kabutihan ng Diyos ay naging masamang bilisan na nagbunga ng mapait na bunga ng kasalanan at kapighatian. Kaya nga ang author ng kasamaan ay hindi kaagad pinatay upang lubusang tumubo o yumabo ang karakter nito. Sa loob ng mahabang panahon ay binata ng Diyos ang dusa ng pagtingin sa gawa ng masama. Pinagkaloob niya ang walang hanggang handog ng kalbaryo. Sa halip na pabayaan ng sinuman na madaya ng maling pamamarali ng isang masama, sapagkat ang mga pansirang damo ay hindi maaaring bunutin ng hindi manganganib na mabunot ang mahalagang butil. At hindi ba tayo magiging mapagbata sa ating mga kapwa-tao na gaya ng Panginoon ng langit at lupa kay Satanas? Walang karapatan ng sanlibutan na pag-alinlangan ang katotohanan ng Kristyanismo nang dahil sa may mga di karapat-dapat na kaanib sa iglesia, ni dapat mang panghinaan ng loob ang mga Kristiyano dahil sa mga ditunay na kapatid nito na ito. Paano ba noon sa unang iglesia? Sina Ananias at Sapphira ay nakisama sa mga alagad. Si Simon Magus ay bininyagan. Si Demas na umalis at pinabayaan si Pablo ay binilang na isang sumasampalataya. Si Judas Iscariote ay napabilang sa mga apostol. Hindi nais na manunubos na mabaglit ang isang kaluluwa. Ang kanyang karanasan kay Judas ay itinala upang ipakilala ang kanyang pagtitiis sa balakyot na likas ng tao. At inaatasan niya tayo magbata nito gaya ng pagkakapagbata niya. Sinabi niya na ang mga ditunay na kapatid ay masusumpungan sa iglesia hanggang sa katapusan ng panahon. Sa kabila ng babala ni Kristo, pinagsikapan ng mga tao na bunutin ang mga panirang damo upang parusahan ang mga ipinalalagay na mapaggawa ng masama, ang iglesia ay dumudulog sa kapangyarihang sibil. Ang mga sumasulungat sa mga nakatatag na doktrina ay pinagbibilanggo, inilalagay sa pahirapan at pinapapatay. Sa upat ng mga taong nagsisipag-angking tumutupad sa ilalim ng pagsang-ayon ni Kristo. Subalit, espiritu ni Satanas, hindi espiritu ni Kristo, ang kumakasi sa mga ganitong gawain. Ito ang sariling pamamaraan ni Satanas ng paghahatid sa sanlibutan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan o pagpupuno. Maling na ipakilala ng Iglesia ang Diyos sa ganitong paraan ng pakikitungo sa mga ipinalalagay na erehe. Hindi pag-atol at pagpaparusa sa iba, kundi pagpapakumbaba at di pagtitiwala sa sarili ang iniaaral ng talinghaga ni Kristo. Hindi lahat ng nahahasik sa bukid ay mabuting butil. Ang katotohanan na ang mga tao ay nasa loob ng iglesia ay hindi nagpapatunay na sila ay mga Kristiyano. Nakakatulad na mabuti ng mga pansirang damo ang trigo habang lunti pa ang mga usbong. Ngunit kapag ang bukid ay hinugna upang anihin, ang walang saysay ng mga damo ay hindi na nagtataglay ng anumang pagkakawangi sa trigong nakayoko sa bigat ng mapipintog at hinog nitong mga uhay. Ang mga makasalanang nagkukunwaring banal ay nakikihalubilo sa loob ng isang
panahon sa mga tunay at tapat na tagasunod ni Kristo. At ang wangis ng pagkakristyano ay ginagawa o itinatanggal upang dayain ng marami. Datapot sa pag-aani sa sanlibutan ay hindi na magkakaroon ng pagkakawangis na ang mabuti at ang masama. Ang mga sumama sa iglesia ngunit hindi sumama kay Kristo ay mahahayag na. Ang mga pansirang damo ay pinahihintulutan tumubo sa gitna ng trigo upang magkaroon ng lahat ng mapapakinabangan sa araw at hambon. Subalit sa panahon ng pag-aani ay manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama. Yung naglilingkod sa Diyos ay yung hindi naglilingkod sa Kanya. Si Kristo na rin ang magpapasya kung sino-sino ang karapat dapat manahang kasama ng sambahayan ng langit. Kanyang hahatulan ang bawat tao ay sa mga salita at mga gawa nito. Ang pagpapanggap ay walang kabuluhan sa timbangan. Karakter ang napapasiya ng kapalaran o kahahantungan. Walang ipinahahayag ang tagapagligtas na isang panahon sa hinaharap na ang lahat ng mga pansirang damo ay magiging trigo. Ang trigo at ang mga pansirang damo ay tumutubong magkasama hanggang sa panahon ng pag-aani na siyang katapusan ng sanlibutan. Saka naman bibikisin ang mga pansirang damo upang sunugin at ang mga trigo ay titipunin sa banga ng Diyos. Kung magkagayoy mga liliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Kung magkagayoy susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nangakapagpapatisod at ang nangsisigawa ng katampalasanan at sila igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtanis at ang pagngangalit ng mga ngipin.